Kung sensitibong dokumento at naka-assign or naka-address sa Pangulo, ginoy ang aking kontrol. Kung sino man ang sumula, kung sino man ang gumawa ng sulat, at sino man ang naglabas nun, eh, ibang isyo. Ang aking dito, yung sulat ay naka-address sa Pangulo. Dapat mayroong respeto na kung sino ang may-ari ng sulat, siya lang mayroong karapatang maglabas niya. Maliban lang kung mayroong busik posin na. Pero hindi naman gagawin ng Pangulo. Hindi niya gagawin yun na ibigay sa iba yung kanyang sulat. Yung sulat na tinanggap sa kanya. Yun ho yung iso, hindi ho yung laman ng sulat, hindi kung saan galing ang sulat. Ang iso rito, respeto, yung sulat, kanino ba? Ikaw ba na naglabas ng sulat na hindi naman sa iyo, meron ka ba karapatan? Yun po yung iso dyan. Pasihin at pakinggan mabuti ang sinasabi ko. Yung iso, ang iso rito ay yung may-ari ng sulat. Hindi siya naglabas, bakit nilabas ng ibang tao? Hindi yung kung saan galing ang sulat, hindi po yan eh. Sa akin, mas importante, yung may-ari ng sulat, dapat pinag-iingatan, dapat pinagmamalasakitan, hindi pinangungunahan. Parang demokrasya, may mga limitasyon. Lahat ng galawan may limitasyon at meron pong pananagutan or accountability. Yung title natin ay isa ho sa mga, ano tawag dito, ating tatalakayin siyempre. Yung sinasabi po na walang pondo na itinatago. Walang itinatagong pondo ang DPWH, Department of Public Works and Highway. Alam nyo, kaya ako tatalakayin ito, noong last time natalakay ko po ito, merong expose. Merong sinasabi si Senator Alan Peter Cayetano na merong pan-parking, merong tinatagong pondo na iinan lang makikinabang sa mga proyekto sa DPWH. E bawal po yun. Corruption yun. Sindikato yun. Bawal na bawal. Yun. Okay, kaya umipalo tayo rito at pagpapaliwanag tungkol dyan. Itong pinabulaanan at maliban sa pinabulaanan, may warning siya at may gagawin si Public Works and Highway Secretary Bunoan. Yan po yung dating undersecretary nung araw, ginawa pong sekretary ni Pangulong Marcos ng DPWH, ang isa sa pinakasensitibong departamento sa pamahalaan. So, ang sabi po ni Secretary Bunoan sa budget deliberation, budget hearing sa Kongreso, kanyang tatanggalin kaagad, yan po ang ginamit na likway. Tatanggalin kaagad, pananagutin ang involved kung meron man, pero naiwala siyang wala, doon sa nagtatago ng pondo or yung pan-parking na papaburan lang ang iba. O kung sino lang makikinabang sa pera ng bayan. Hindi daw niya papayanan yan. Hindi daw niya tinotolerate yung ganyan. Sa halip, nag-warning siyang tatanggalin ka agad. Ibig sabihin, kahit karir ka pa, kahit sino ka pa, at usually yung mga natatago ng pondo, kung meron man, hindi ho yan pangkaraniwang empleyado, mga opisyalis din yan. Sisibakin kayo, tatanggalin kayo. On record yan, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Manny Puno na dapat niyang panindigan yan kasi dadaan siya sa makapangyarihang commission and appointment. So kung sinabi niya yan sa harap ng congressman, sa public hearing ng budget. So pagdating sa commission and appointment sa Senado, composition ng Senado at Kongreso, ang CA ay yan muling itatanong sa kanya. At syempre, kailangan niyang i-justify yung kanyang ginawa. At saka panindigan niya na wala na pan-parking o itinatagong pondo sa DPWH na pumapabor sa iinan lang ng sindikado. Definitely itatanong yan because yung nag-expose na si Alan Peter Cayetano, Senator Cayetano, ay minority leader ng commission on appointment. Well, yan, yung mga gantong balita, ito ang dapat pinag-usapan kasi hindi tama talaga yan. Kung totoo yung aligasyon, may pananagutan ng DPWH. Kung wala naman, ay dilinisin. O rin sabihin, i-justify na wala. Maaring na fake news or mali si Alan Peter Cayetano. At sabi naman ni Cayetano, meron siyang basihan, ebidensya, na magpapatunay na meron ganun. So, magkaiba ang sinasabi ng senador at saka ng DPWH secretary. Mahalaga ito na ating bantayan, pag-usapan, lalo na po dito sa channel na ito, dahil yan ay pera ng bayan. Pera nating lahat ng mga Pilipino. Ang sinasabing pera niya na gagamitin sa proyekto, sa project, nakatapos eh, kung sinasabi naman na itinatago, ilan lang makikinabang, hindi tama yon. Kasi pag tinago, merong interest na masama. Yung interest na masamang yan, korakot yun. Korupsyon yun. Hindi pwede yun. Ayaw ni Pangulong Marcos ng ganyang galaw at yung kanyang tiwala kay Secretary Bunoan, eh, dapat hindi masira yon. Kaya panindigan mo, Secretary, ang sinasabi mong wala at kanya at nakahanda kang tanggalin o panagutin kung meron mang nasa likod nito o gumawa niya. Mahalaga po yung pera ng bayan. Okay. Isa lang po yan sa issue na ating binidiscuss. Alam niyo naman. Pangalawa ay ito nga pong mga unpaid o mga hindi nabayaran o kulang kabayaran ng mga OFW. Overseas Filipino Workers sa may San Diego. San Diego Garcia ba yun? Tamang lugar yun. San Diego. San Diego pala. I'm sorry. Ba yung San Diego? San Diego, California. Diego Garcia Island, dyan po sa Estados Unidos. 1,200 na mga Pilipino doon ang mukhang may problema sa sweldo o pera.
nakarating na po sa Malacañang. Katunayan, hinihintay na ng Office of the President. Di ko alam kung may bibigay ngayon hanggang bukas bago umalis sila o baka pagbalik na ang complete report ng Department of Migrant Workers. Kasi under yan, ng DMW, nakahapon lang, kausap ko sa television sa PTV, si Secretary Susan Oplen, dahil kababalik lang niya galing ng Saudi, inayos yung problema ng mga magagawa sa Saudi, naayos naman, nakapag-uwi pa ng mga matagal lang hinakaka-uwi. So ito naman yung pumutok na balita, yan po sa Diego Garcia Island sa Estados Unidos. Ay papunta rin po ang Pangulo. Papunta rin ang gabinete, ngayon gabinete, kasama si Susan Oplen, Secretary ng DMW. So kaya naghihintay mo lang kanya kung anong report. Definitive action na ito. Kaya naman ayos kasi mukhang may problema sa ano yata ito, isang malaking warehouse. Ah, isang malaking warehouse na ang mga Pilipino ang natatrabaho, 1,200, eh mukhang unpaid o ano mang problema, mukhang walang sasweldo, hindi nasasweldohan. So may problema at legitimate yung demand o yung problema ng Pilipino. Kasi pag hindi sila binayaran ng kailang pinagtatrabaho, ano talagang problema yun. So may dapat may gawin ng Philippine government, ayun na nga. May gagawin na po ang DMW at actually hinihintay ng Malacañang ang report, inisa report kung ano nangyari dahil kailangan mayroong idea ang Pangulo kung ano ang nangyari doon dahil baka mamaya pagbalik niya, pagdating niya ng Amerika, may mag-interview sa kanya, maitanong yun. Sabay dapat may sagot ang Pangulo. Kaya mahalaga makapag-report ng inisa report ang DMW kay Pangulo Marcos anytime today hanggang bukas bago umalis o kahit nasa aeroplano na. Pwede namang ibigay yan. Oh, Mr. President, ito po yung update. Ito po yung nangyari sa Diego Garcia Island sa 1,200. Na mga magagawa. So, alam ko naman, kaya naman gawin. Walang imposible kung gagawin talaga. Ayan. Good luck, Secretary Ople. Kung paano resolbayan ito. Kita nyo, ganyang kalawak ang kapangyarihan at obligasyon ng isang secretary ng DMW, Department of Migrant Work. Ni Secretary Ople sa Saudi, napakaganda dahil yung ban, total ban tayo rin, walang pinapadalang Pilipino ron. Ngayon, pwede na by November. Tapos yung mga 100 na iuwi ka agad, yung may mga problema, tapos meron pa susunod na another 500 yata, gagawin ng para makauwi. Ay kung yung iba naman may problema na mga hindi nabayaran, ay kasama po yan sa babayaran. May magandang balita nga na by December, sabi niya sa interview ko kahapon sa TV, by December, pag-uusapan na ng Philippine at saka ng Saudi government, yung posibleng increase, dagdag na sweldo sa mga magagawa. So kung halimbawa may mga magagawa doon na hindi nabayaran, ay pa yung bagong easy yan na dapat maresolba. Ang mahalaga, makakabalik niya sa Saudi, yung matagal na nag-aabang na makabalik sa Saudi, ilang buwan din niya dahil pinatigil yan noong nakaraang administration, ngayon ibinabalik dahil sa magandang relasyon ng Philippine government at ng Saudi government. Katunayan, sabi ni Secretary Oplen sa aking interview kahapon, ay sa yung State of the Nation address kung saan binanggit ng Pangulo yung problema sa Saudi, natinig ng Saudi government, ganun katindi. At natat sila, na-convince sila, nagkaroon sila ng idea ang dapat ibalik, dapat bigyan ng malasakit ang mga Pilipino sa Saudi. So ang ganda yung, alam mo naman, sa Saudi, mayamang bansa yan, Saudi, sa Middle East. So, na-convince sila, parang nag-guilty sila na bakit nga ba walang proteksyon ang mga Pilipino sa kanilang bansa. Kaya yun na, nakipagkaisa, bibigyan ng proteksyon at hindi pati sweldo, itataas pa. Yung siguro mga unpaid o hindi nabayaran kung ano, ibang isya, siguro sa susunod, ma-action na din niya. Kasi kung nagtrabaho kayo ng ilang buwan, hindi kayo nabayaran, eh hindi yung problema ng Saudi government. Problema yun ang inyong pinapasukang company. Pero hopefully ang Saudi gagawa ng paraang kausapin yung inyong mga employer kung bakit hindi kayo nabayaran. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang importante, nandyan at gumagalaw. Buong mundo kasi ang sakop ni Secretary Oplen.